Dumulog ang isang concerned citizen sa pamunuan ng Barangay San Manuel sa Puerto Princesa. Maglilimang araw na kasing may nagaganap na pagtatabas ng bakawan malapit sa kanilang lugar sa Purok Silangan, Sitio Barimbing sa naturang barangay. Agad naman itong pinuntahan ng barangay. Ayon sa kanilang nakalap, ang lugar ay isang private property at pag-aari ng isang sundalo at may lawak ang lupain na tinatayang nasa 2,000 square meters. Mayroon na rin umanong pumunta na opisyal ng DNR para tingnan ang lupain bago ito pagtabasan. Pero pansin umano ng mga residente na pag tumataas ang tubig ay halos kalahati ng sakop ng pinagtabasan ang inaabot. Ibig sabihin ay sakop pa umano ito ng mga bakawan. At saka agad po natin pinabot sa ating punong barangay para po malaman na dito po sa area ng Barimbing na mayroon naman pong nagaganap na nagpapatabas po ng naturang bakawan po. Pero yung sabi po nila ma'am is private property raw po yun, pero that time na may pumunta raw na DNR doon, nagmarking, pero parang lumampas na po sila sa marking ng DNR. Kaya nais ng mga residente at ng pamunuan ng barangay na malaman kung sumunod ba sa itinakdang marking ng DNR ang isinagawang paglilinis sa lugar. Mayroon na rin umano kasing kaso noon sa lugar kung saan nagsagawa ng ilegal na pagkakaingin. Kaya ngayon ay hindi na nila ito nais maulit. Yun nga po sana ma'am yung kwan po namin na talagang malaman po namin kung talagang lumampas po sila para bago po tayo gagawa ng aksyon kung ano po yung nararapat po para sa kanila. Kasi tayo po rito is alam naman po natin na dati na mayroon na pong case na ganyan na yung si Sir Rafi Cervantes po. So ngayon po tinataniman po natin yung kinaingin po niya sa ngayon parang lumalago na yung mga puno ng bakawan po natin bago ngayon malalaman naman po natin at mayroon na naman case na ganyan. So napakalungkot pong isipin yung mga ganung bagay ma'am na tayo po pinapangalagaan po natin yung kalikasan po natin bago sila sisirain po nila. Hihintayin na muna umano ng barangay ang masasabi ng DNR sa naturang insidente bago ito gagawa ng aksyon. Samantala, ayon naman sa Community Environment and Natural Resources Office o SENRO, may mga tao na rin umano silang pinapunta sa lugar. Pero aalamin pa muna nito kung sino ang nagsukat sa mga bakawan dahil wala naman umano silang binigyan ng otoridad sa pagsusukat nito. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.